Ecclesiasticus chapter 16. Huwag mong hangarin ang maraming anak na walang pakinabang, ni ikalugod man ang mga anak na masama. Magamat sila'y dumami, huwag kang magalak sa kanila, maliban na ang pagkatakot sa Panginoon ay suma sa kanila. Huwag kang magtiwala sa kanilang buhay, ni igalang mo man ang kanilang karamihan, sapagkat ang isang matuwid ay maigi kaysa 1,000. At mabuti pang mamatay na walang anak kaysa magkaroon ng mga masasama. Sapagkat sa pamamagitan ng isang may unawa ay pupunan ang bayan, ngunit ang mga angkan ng masama ay madaling masisira. Maraming ganyang bagay ang nakita ng aking mga mata, at ang aking tenga ay nakarinig ng higit pang mga bagay kaysa dito. Sa kapisanan ng mga masama ay magniningas ang apoy, at sa isang mapanghimagsik na bansa ay nagniningas ang puot. Hindi siya napatahimik sa mga matandang higante na nahulog sa lakas ng kanilang kamangmangan. Hindi rin siya pinalampas ang lugar na tinarahan ni Lot, kundi tinapuotan sila dahil sa kanilang kayabangan. Hindi siya naawa sa mga tao ng kapahamakan na inalis dahil sa kanilang mga kasalanan. Ni ang 600,000 sundalo na sama-samang natipon sa katigasan ng kanilang mga puso. At kung may isang matigas ang ulo sa gitna ng mga tao, ay kamangha-mangha kung siya'y makatakas na hindi pinarusahan, sapagkat ang awa at puot ay suma sa kanya, siya ay makapangyarihang magpatawad at magbuhos ng sama ng loob. Kung paano ang kanyang kagandahang loob ay dakila, ngayon din naman ang kanyang pagsaway. Hinahatulan niya ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang makasalanan ay hindi makakatakas kasama ng kanyang mga samsam, at ang pagtitiis ng banal ay hindi mabibigo. Gumawa ka ng paraan para sa bawat gawa ng awa, sapagkat ang bawat tao ay makakatagpo ng ayon sa kanyang mga gawa. Pinatigas ng Panginoon si Paraon upang hindi niya siya makilala, upang ang kanyang mga makapangyarihang gawa ay makilala sa sanglibutan. Ang kanyang awa ay hayag sa bawat nilalang, at kanyang inihiwalay ang kanyang liwanag mula sa kadiliman sa pamamagitan ng isang adaman, isang uri ng bato. Huwag mong sabihin, magkukubli ako sa Panginoon. Maaalaala ba ako ng sinuman mula sa itaas? Hindi na ako aalalahanin sa napakaraming tao, sapagkat ano ang aking kaluluwa sa napakaraming nilalang? Masdan ang langit at ang langit ng mga langit, ang kadaliman at ang lupa at lahat na riyan ay magagalaw kapag siya ay dumalaw. Ang mga bundok din at ang mga pundasyon ng lupa ay nayayanig sa panginginig kapag minamasdan sila ng Panginoon. Walang puso ang makapag-iisip ng mga bagay na ito ng karapat-dapat, at sinong makapag-iisip ng kanyang mga daan? Ito ay isang unos na hindi nakikita ng sinuman, sapagkat ang karamihan sa kanyang mga gawa ay nakatago. Sino makapaghahayag ng mga gawa ng kanyang katarungan, o sino ang makatitiis sa kanila? Sapagkat ang kanyang tipan ay malayo, at ang pagsubok sa lahat ng mga bagay ay nasa wakas. Siyang nagkukulang ng unawa ay mag-iisip ng mga walang kabuluhang bagay, at ang mangmang na tao na nagkakamali ay nag-iisip ng mga kamangmangan. Anak ko, linggin mo ako at matuto ka ng kaalaman, at tandaan mo ang aking mga salita ng iyong puso. Ipahayag ko ang aral ng may timbang, at ipahayag ang kanyang kaalaman ng wasto. Ang mga gawa ng Panginoon ay ginawa sa paghatol mula sa kasimula, at mula sa panahon na ginawa niya ang mga ito ay inayos niya ang mga bahagi niyon. Kanyang ginayakan ang kanyang mga gawa magpakailanman, at nasa kanyang kamay ang pinakamataas sa kanila sa lahat ng salit-saling lahi. Sila'y hindi nagsisigawa ni napapagod man, ni humihinto sa kanilang mga gawa. Wala sa kanila ang humahadlang sa iba, kailanmay hindi nila susuwayin ang kanyang salita. Pagkatapos nito ay tumingin ang Panginoon sa lupa, at pinuspos ito ng kanyang mga pagpapala. Sa lahat ng uri ng mga bagay na may buhay ay tinakpan niya ang mukha niyaon, at sila ay babalik doon muli.